Hello mga kasipag. Nandito po tayo ngayon sa aming garden kung saan may ituturo ko sa inyo na isang special na paborito, isa sa mga paborito naming menu, which is the gourmet toyo with fresh mushroom po. Pasensya na po sa mga ingay dahil po yan sa renovation ng kapitbahay namin. So nagpapagawa sila ng bahay pero okay lang po yun. Pagpatuloy natin sa paggagawa natin ng ating menu ngayon. So, ito guys, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga ingredients. So meron tayo syempre the gourmet toyo na gawa namin. So kung wala naman, kung wala kayo nito, pwede naman any toyo and oil na pwede nyo gamitin. Walang problema po dun. And then meron tayong syempre the garlic, ginger. And then meron tayong yung fresh mushroom natin, and then the tomato, and then the bell pepper, and then the onion po. And then pang-garnish po natin yung basil po natin na galing din sa garden natin. And then last po the honey and the black pepper po. So okay. So simulan na natin. Okay guys, so unahin natin. So yung gourmet toyo natin, meron na siyang oil, ito yung gagamitin natin. Syempre. Yan. Yung oil na yan. Then, una natin ang onion. Then, garlic. And ginger. Ang bango. And of course, the tomato. Lagyan natin ng pepper para lang magkaroon siya ng lasa. Siguro mga 2 to 3 minutes guys hanggang maluluto lang yung kamatis natin. Then lalagay natin yung mushrooms natin. So yung mushrooms natin po fresh po yan, galing po yan sa kung sa garden namin. So nag-harvest kami kanina. Ito na yan. Lagay na natin yung gourmet toyo natin. So yung gourmet toyo pala, yung toyo na ginagamit namin dito, yung salinas na toyo, yun yung ginagamit namin. So kung meron kayong prefer na toyo, pwede naman, walang problema. As long as naka-flakes lang siya. Lagay natin yung bell pepper. Tapos simmer na lang natin siya ng mga 5 minutes po na hanggang mag-oil lang po siya, lalabas yung mga oil. So tatakpan natin. Okay guys, so antay natin ng mga 5 minutes po. Mga kasipag, kung napapansin nyo, wala akong salt na ilalagay doon sa menu natin. Kasi una, syempre yung tuyo maalat na. And then at the same time, may templa na yung gourmet tuyo namin. So hindi na siya kailangan. So ang last na lang na ilalagay natin dyan is the honey and the black pepper.
So lalagyan natin ng kunting tamis, no, para magkaroon lang siya ng balance doon sa medyo maalat at may medyo may tamis po siya. Okay? Okay. Guys, like 5 minutes natapos na. Ayan na po siya. So lalagyan na natin ng honey po. Siguro kahit na mga kan lang, konting honey lang. Yan, mga para lang magkaroon lang siya ng tamis. And then the pepper. O kasi mas gusto ko maraming pepper eh. Sigurado po ako na yung kanin na isasayin nyo, dapat dami-damihan nyo po kasi sigurado mauubos po talaga yan. Ito yung menu po na hindi ko siya kayang ipagpapalit kahit sa lechon po. So guys, pag nakita nyo na nag-oil na po siya, ibig sabihin malapit na po yan. Tsaka pag nakita nyo yung kamatis po, malapit na rin siya naluluto na talaga. So ibig sabihin po noon, yun yung sign po noon na okay na po yung menu natin. Sobrang bango guys. I-ready na natin ang rice natin ito. Guys, eto na. So, tingnan na natin. Eto na yung menu natin na naluluto na. So, off na po natin. Assemble ko lang po sa plate. Naluto na po yung gourmet tuyo natin with fresh mushroom. Ihanda nyo na yung kanin nyo. And sa mga gusto pong mag-try nito, share nyo lang po yung picture niya o yung kung paano nyo ginawa at saka yung lasa, share din lang nyo rin sa amin para malaman din namin po kung paano nyo pinaganda yung gourmet fresh tuyo natin. Kung meron man kayong comment, just comment below. At para sa next video, sana nagustuhan nyo yung pinanda naming simpleng gourmet to you with fresh mushroom. And hanggang sa muli, hanggang sa next video po, maraming salamat.